Ngayong abala na ang lahat para sa paghahanda sa pagpasok ng 2024. Ang tanong ngayon, ready na ba talaga ang lahat sa bagong taon? Batay sa isang survey, maraming Pilipinong nagsabi na puno sila ng pag-asa sa 2024. Si Mark Fetalco sa sentro ng balita. 3 araw na lang, magpapalit na ang ating kalendaryo mula sa 2023 sa 2024. Sa dami ng ating mga nakamit na mga tagumpay at mga nalagpas sa mga hamon ngayong taon, ang tanong, sasalubungin mo ba ang 2024 ng may ngiti at puno ng pag-asa? Batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations mula December 8 hanggang 11, ang sagot dyan ng nakararaming Pilipino ay oo. Sa naturang resulta, lumabas na 96% ng adult Filipinos ang nagsabing haharapin ang bagong taon ng may pag-asa. Mas mataas ito kung ikukumpara noong 2022 na nasa 95%. Ito na rin ang pinakamataas na bilang simula noong 2019 o pre-pandemic na nasa 96%. Ayon sa isa nating kababayan, handang-handa na silang isakatuparan ng kanilang mga plano sa 2024. Sa akin po, punong-puno ng pag-asa kasi marami talagang plano na naghihintay na gusto ko rin ibigay at ipakita sa lahat. Siguro success pa rin. Successful pa rin. When it comes to career and sa family. Pero ang ilan naman nating kababayan, hindi napigilan magpahayag ng pangamba, lalo na kung pag-uusapan ay pag-budget ang pera. Kulang pa po kasi bayad sa bahay, kuryente, tubig, lahat po. Yung sahod mo parang ano lang eh, yung kulang din pa sa pang-araw-araw ng gastusin. Hindi ko pa rin masasabi kasi taon lang naman po nagbabago eh. Yung bibilihin natin, pabago-bago eh. Sa survey ng SWS, 3% ang nagsabing sasalubungin nila ang taong 2024 ng may takot. Mas mababa naman ito ng 2 puntos kung ikukumpara noong 2022. Ano man ang ating paraan ng pagsalubong sa bagong taon, ang mga pagbabago sa ating buhay ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa Diyos at syempre sa ating gawa. Kaya naman ang ilan nating kababayan, may New Year's resolution din. Ang New Year's resolution, syempre ano eh, pag Christmas, after Christmas, kailangan magkaroon ka ng love sa kapwa mo and syempre forgiveness sa bawat isa. At syempre pagmamahal sa Diyos. Wala akong papaguhin, okay naman ako. So, siguro mas pagbubutihin ko yung sa work, saka yung magiging kakaroon ako ng time sa family. Kulang ba ngayon 2023? Medyo kasi busy. Mark Fetalco para sa Bayan.